ang laban ni Manny Pacquiao kontra sa boxing superstar ng Inglaterra na si Ricky the Hitman Hatton. Ang isa sa pinakatumatak na laban ni Manny Pacquiao kung knockout ang ating pag-uusapan. Ang division kasi na kinaroroonan nila na kung tawagin ay light welterweight division ay pinaghaharian ng tinaguriang The Hitman. At sa timbangan na ito ay walang sinumang boksingero ang nakatalo sa Briton. Kaya naman kasama ang best trainer na si Coach Freddie Roach ay hinubog at pinag-aralan nila ng labis ang magiging tema kung paano patitiklupin ang hari ng 140 pounds title holder. Sa laban ng ito, hawak ni Hatton ang The Ring Magazine para sa ika-anim na paghahari ni Manny Pacquiao. Nang sumapit ang laban, kumpiyansa ang boksingerong buhat sa Inglaterra. Dahil ang mismong trainer nito ay si Floyd Mayweather Sr. na isa sa nangmamaliit sa kakayanan ni Pacman. Kaya naman nang sumapit ang bakbakan, ilang beses niyanig ng paulit-ulit ng Pinoy ang tinaguriang hari hanggang sa tuluyang mawalan ng depensa at pinatulog ito gamit ang nakakatakot na kamao para patulugin at kilalanin bilang 6th Division World Champion Wagi via second round knockout, at kinilala nga ito bilang 2009 Knockout of the Year. At dahil dito, buong Pilipinas ang ginanahan sa larangan ng boxing. Taas noo kahit saan, at marami pang mga boksingero ang sumibol sa iba't ibang dako ng dibisyon. Kabilang na ang kinikilala noon bilang Next Pacquiao dahil nga sa hinawakan din ito ni Coach Freddie Roach under Featherweight Division. Nang mga panahon na iyon, ay isa sa mga nagahari ay ang WBO Featherweight Champion Steven Luevano, kung saan ang trainer nito ay isang rivalry match-up ni Coach Freddie na si Robert Garcia. Balak sanang ulitin nito ang ginawa ni Pacquiao kay Hatton na isang suntok tulog. Dahilan para pagharian din ang Featherweight Division sana. Ito po ang laban para sa titulo ng WBO 126 pounds title. Bernabe Abe Concepcion, 28 wins, 2 loss, 1 draw, and 16 by way of knockout. Kontra sa Mexican champion, 36 wins, 1 loss, 1 draw, and 15 by way of knockout. Sa paunang inkwentro para sa titulo ng WBO, makikitaan ang potensyal ang ating kababayan. Sa bakbakan na katulad ni Pacquiao kontra Hatton ay sinusukat muna ang kakayanan ng kalaban. Tulad ng ginagawa ngayon dito ni Abe Concepcion, habang bumibitaw ng paunti-unting pagpapakilala ng lakas at talim ng kamao. Habang patuloy na dumidistansya palayo ang kalaban, ang Pinoy ang laging pasugod. Kaya naman nagmumukhang malambot ang kampiyon. Maganda rin ang galawan ng body movement dito ni Abe Concepcion. Isang magandang senyales ng pagiging kumpiyansa sa laban. Sa bakbakang ito ay nakita natin ang estilo ng dalawang boksingero. Ang Pinoy na naghihintay ng tamang pagkakataon para sa opening, at ang Mexican champion na tanging puntos ang punterya habang dumidistansya at kumukuha lamang ng puntos.
belonging is the music of our sphere. The gift of life is never more or less. It starts at any time. Sa bawat bira ng ating pambato ay napapangiwi sa sakit ang WBO champion. At sa tuwing kampiyon naman ang babato ng suntok ay tila suntok ampaw na walang killer instinct sa bakbakan. Mapapansin natin kung gaano katalino dito ang kampiyon sapagkat naalalaman nito na lamang siya sa haba ng galamay. At kung aabot ang laban sa desisyon ay tiyak nakakampihan ito sapagkat puntos lamang ang kanyang punterya sa laban. Ang bakbakang ito para sa akin ay labanan ng utak at lakas kung saan ang Pinoy ang may kakayanang magpatulog habang ang kampiyon naman ang mas may kakayanang ilusot sa panalo ang laban lalo na kung paghatol ng opisyal ang basehan. Kung game plan ang pag-uusapan, ay paniguradong alam ni Coach Freddy Roach ang kalagayan ng ating kababayan na dahil dayuhan ay paniguradong delikado sa puntusan. Kaya naman ang game plan, katulad ng ginawa ni Pacquiao kay Hatton, ang isa sa napakagandang galawan sa ganitong uri ng bakbakan. Bantayan po natin ang suntok na bibitawan ng Pinoy. Kung kay Hatton ay halimaw na kaliwa ang binitawan ni Pacquiao, kay Abby Concepcion ay malakas na kanan sa bukas na depensa ni Luevano. Dahilan para mapahiga ito sa lona. Nagkaroon ng kaguluhan sa loob ng ring nang makipagsalitaan ng trainer ni Concepcion na si Coach Freddy Roach. Halos magwala ito dahil disqualification kaagad ang nangyari sa halip na bigyan lamang ng break para makarecover. Muling naging gatekeeper si Abby Concepcion para sa iba pang mga challenger. Dahilan para ma-expose ang mahinang panga ni Luevano. Katulad din ng ginawa ni Abby Concepcion kay Juanma Lopez. Masasabi kong malakas si Abby Concepcion dahil ang dalawang ito ay kapwa pinatumba ni Abby Concepcion. Anong aral ba ang pwede nating matutunan sa tema ng bakbakang ito? Sa buhay natin ngayon ay mayroon tayong kanya-kanyang pangarap at binibigyan tayo ng mahabang panahon sa paghahanda. Kaya gawin mo na ngayon ang dapat mong ginagawa dahil mahirap kalaban ang oras. At speaking of oras, maraming salamat sa time mo. Sana ay maging rest ba kita sa channel sa pamamagitan ng pag-like, comment, share. Mag-ingat ka palagi, ka-brother. Time!